Episode 96. Wala nang intro. Direkta na. Please welcome in the house, Thief. Good. All right, salamat. We have Mike, Peds, Glenn, Jerome, and Doc. Okay, Darren, ikaw muna. So, syempre, alam naman natin yung one of the most relatable and for me the best, one of the best and most relatable songs yung Laklak. So can you take us through kung doon tayo mag-start, kung sige, paano ba nabuo yung kanta, kasi ang alam ko may demo siya eh, 'di ba? So ano ba yung kwento doon? Okay, nag-start nakikinig ako ng LA 105.9. Tapos pinatugtog yung song ng The Youth, yung anak ka ng ina mo. Tapos sa fans kami ng The Youth nung underground days nila. Tapos first time ko narinig sa radio from underground, tamang naging mainstream. So na-elib ako, na-inspire ako, tamang wow, astig yung The Youth, nasa radio na sila. So yun, nag-gitara ako, meron akong acoustic na nylon strings pa siya. So yun, nagawa ko yung riff, nagawa ko yung chorus, yung lahat. Kompleto. Nagawa ko nung gabi na yun. Tapos yun, pinarinig ko sa kanila. Tapos si Mike naman yung next. So, sa nangyari, sabi ni Glenn, okay, free for all. Gawa kayo ng lyrics. Kahit sino pwede gumawa. So, kasi pupunta siyang States. Sabi na, mag-record tayo bago ka umalis. Meron kaming konting buwelo playing underground clubs. Sabi ko, sayang yung time na wala. Maganda makapag-submit tayong kanta. Hmm. So, yung cut the long story short, walang nakagawa. So, malapit na umalis. So, ang ginawa ko, man, hindi ko tinigilan. Pinlihi ko magdamag. Tapos, naglalagay lang. Kaset yan o CD? Kaset. Piniplay, tapos naglalagay ako ng letter na hindi ko kinakanta pero nagsasalita ako. Ganyan, nagsisilabigate ako. Kumbaga, binibilang ko rin yung bara. And sinulat ko yon dahil nung time na yon, bata ka, isipin mo, bumalik tayo sa 14 years old o 15 na bago ka palang umiinom na parang nagugustuhan mo na. So yun yung nangyari. Sigo, ito yung nararamdaman ko, sinulat ko lang, ganyan. Alam ko naman, baka mabaduyan yung the rest of the band. Tapos, sabi ni Glenn, binasa niyang ganun. Oh, ayos to. Tapos, sige, record natin to. Tapos, naalala ko pa, si Glenn yung nag-coin nung pare sumat ka muna. Tama ba? Hindi ko na maalala eh. Parang ganun eh. Tapos, sige na, wala nakasulat eh. So yun ang nangyari. Na-record na namin kasi walang, parang out of kailangan eh. Yun. Pero at this point, how long na kayo magkakasama nun and gaano katagal na kayong nagde-jam? 1993, after high school, doon na kami nag-start. Jumam, and then si Glenn. Kasi before that, meron kami ibang vocalist, si Ryan San Miguel. Kasama namin, kabatch namin sa Manresa yan. Tapos after naging busy ng konti si Ryan, tapos naging si Glenn yung, since barkada na namin si Glenn, since kabatch ko rin si Glenn eh, sa Manresa. So, familiar na. May banda siya dati. Pwede ko kwento, bago ako napunta sa kanila, so meron silang band, Rift Shift, yung pangalan. Si Ya San Miguel yung singer. Tapos ako, meron akong friend, si Lizzie Yotoko. Meron siyang cousin, parang Tanya yung pangalan. Kinausap niya ako, sabi niya, Glenn, baka pwede kang kumanta sa debut party. Sa debut party ko. Tapos schoolmates kami, alam ko grunge yung trip nila. So, parang in-invite ko sila. Gusto niyong jumam sa birthday ni guaranteed gig ni Tanya. Kasi noong mga panahon na 'yon, mga gigs namin, mga party ng tropa or mga debut parties, mga ganun. So, 'yun yung first gig ng Thief.
September 1993 yun. As teeth na yun or as rep shifta? Hindi ko alam kung paano na wala siya. Alam mo, nakakatawa, parang nagtatalo pa tayo kung blue cheese yung pangalan natin. Buti na lang teeth. Pero pagkaalala ko, hindi nga teeth ginamit natin dun eh. Kasi yung teeth ginamit natin officially sa bar na nila, Peds. Baka nga blue cheese pa tayo nun. So medyo mabantot pa. Yun. Tatalon-talon tayo sa timeline. Okay. Ah. Unahin natin habang nandito kayo, yung dahil nagbabakasyon si Glenn sa Pilipinas, yung schedule ng shows. May shows kayong parating. Tops, ready ka na ba? Yes. Ayan. Sinong ano? Sinong taya? Ano? Jerome. So, September 29. Friday na yan. Friday, 19 East kami. South with Razorback, Violent Playground, and Steve Lou of Rizal Underground. Yes. So, it's a 90s ano siya. Oo. Masaya to. So, October 1, Dutdutan. That's the second day, ano? You know? Oo. So, Sunday siya. October 1, Sunday. Kasabay tayo, sandwich. Kasabay ng sandwich. Sa World Trade Center to. October 2, uy, sunod. RX 93.1, nasa concert series kami. October 4, 12 Monkeys with Parokya ni Edgar, wow, and Sandwich and Grace Note. And 6, Eastside. It's our, ako, first time ko doon. First time ko doon. Okay, with Soap Dish, Woods, Save the Prophet, Butterfly Den. Imago. Nandun? Oh, ah, with Imago. Right. Ooh. Sunday, ASAP. Wow. Kayo. TV. Oh. October 8. Mm-hmm. 12, Social House. Another first time sa amin. Yeah, first time ko rin dyan. With Kamikaze, Heijun, and Dilaw. Wow. Okay, 16, Monday. Sagiho with Mayonnaise and Bird. And then Chikusai. And Chikusai. Chikusai. Yung request ko. Chikusai. And 18 Wednesday, 19 East with Itchy Worms and Six Cycle Mind. On October 21, Saturday is Davao kami sa Yusef Gym. Yes, so Yusef mga Gym. Davaoenos, ano, kita-kits tayo doon. Yeah, biligyan tickets. And 22, Market. And 25, Market with Banda ni Clegi. Okay to. And 25, 70s Bistro. With Agaw Agimat, The Youth, Evidencel, uy. And syempre, and we got! Aba. Alright. Sa topper. Shout out. Mag-iba yung pangalan ng We Got. and to finalize yung tour namin, we'll be playing in Cagayan de Oro. Yes. Yun na yun. October 28th, Cagayan de Oro City. Alright. That's it. Mga schedule, punta lang kayo sa Facebook page namin. Ayan, yung pala yung tatanong ko, kung para ma-review nila, ano yung Facebook page ng Teeth? Walang may alam. Bomb Squad ba? Bomb Squad? Nice! Research nyo lang yung administrator. Teeth lang daw nakalagay. Teeth. Okay. Pero sa search engine, Bomb Squad. Oh. Oh, sa search engine, Bomb Squad. Squad. Yeah. Or to be safe, check nyo rin yung Superstar under same management kasi kami ng Sandwich, Imago, Teeth, ganyan. Nandun yung mga schedule sa Superstar page. Mm-hmm. Tsaka sa Teeth yun. Okay, ngayon, origin story, isa-isa. Isa-isa. Unahin na natin si Jerome, kasi nandito ka. Paano mo nahanap yung gitara, tapos paano mo nahanap yung mga banda at yung mga kabanda mo at yung music? So, yung gitara, nag-start kasi ako, keyboards talaga. Yun. Yung mga porta sound ng Yamaha noong 80s. Tapos, medyo walang formal lessons. May nakita akong ano, yung gitara na ano ko sa mga construction workers. Kasi yung BF nun, ano pa lang eh. Barren, mga fields pa lang yun eh. Wala pang masyadong bahay dun. So mga construction workers, may mga nagigitara. So tumitingin-tingin na rin ako.
Paano yan? O, ito, Horse with No Name, 2 chords lang. Mm-hmm. Stairway to Heaven, yan. Ang layo ng Horse with No Name sa stairway. Oo. Tamadaming chords. Pero puro slow rock kasi tinutugtog nila. So, yun na yun. So, doon ako na, ano. Tapos si Mike, nakita ko siya sa school namin. Schoolmate, magka-schoolmate kasi kami. Sa Manresa. Oo, sa Manresa. Tumugtog sila sa isang event sa school namin na tumugtog sila ng first song nila, Dean's December. Sabi ko, Astig, okay to. Healing. Healing. Sino kumanta? Classmate ko kumanta. Sabi ko, ito, okay, maging kabanda to. Okay to. Tapos yun, nag-jump na kami. Panay, nung time na yun, panay Metallica yung mga, ano, mga cool thrash metal. So, yun yung tinutugtog namin dati. Sa bahay nila, Mike na to, rehearsal. So, yun, tapos nag-evolve na lang to Teeth. Mm. Sundan si Doc, hindi pang sasalita si Doc eh. Doc, ito, si Doc may extra question. Kasi si Doc, paano siya nagsimula, tapos paano siya naging Teeth? Kasi pang ilang, anong taon ka nag-Teeth? Kasi latest member. Anong taon? Oo. Ano ba, anong taon? Hindi ko alam eh. 2000? Yeah, I think mga 2000 yata, tama. 97. So yun yung Umalis kasi ako na 97. So pumunta ka abroad. Yan, sinabi ko, Doc, take over. Pero magbarkada na kayong lahat. Oo, si Doc actually kahit dun sa first album namin, kasama siya sa recording. Para na siyang ghost member eh. Oh, totoo lang. So siya yung naalala ko nung first album, siya yung nag-backup vocal sa album ata or sa Me. Oh, tama. So, Doc, ikaw, kwento mo to eh. Hindi, ikaw na lang magkwento, mas magaling ko eh. Hindi, paano ka nagsimula sa music, paano mo nahanap yung instruments, paano mo sila nakilala? Well, sa Manresa, for sure, lahat kami nag-galing sa isang school. Tapos, yun, paano ko nahanap yung music? I guess yung Manresa din, cause meron kami music class. Tapos nung high school kami, doon na rin ako natuto mag-guitar kasi guitar yung ano eh. Si Jerome yung mga isa sa mga naunang nag-guitar talaga. Tapos siya yung parang teacher ng batch. So, yeah, si Jerome and yung isang kabatch na si Angelo Perfecto, that's his name. O yun. So, hindi yan si Perf, ano? Hindi. Mas perfect yun. sorry. Ibang Perf. And then yun, basically ganun lang. But then, yeah, same with Jerome. Nag-start ako as a kid na more on piano kasi may piano teacher na dumadalo sa house. Wow! Thank you. Ayan, pampagising. So, yun, meron akong piano thing. But then, tinuturo niya yung mga notes, di ko ma-follow. So, minememorize ko lang yung tunog. So, nag-cheat ako, kunwari binabasa, pero minememorize ko kasi mas magaling ako makinig than reading the notes. So, ayun yung naalala ko. But it happened for like 1 year lang, nag-aaral ng piano. And then that's it. Nag-stop. And then the rest is like Manresa na. Doon ako natuto. Guitar naman. Yun. That's it. But wala ka sa first generation ng Teeth? Ah, kasi yung kabanda ko noon, kabash din na sa Manresa. Pangalan namin, pinag-usapan na si Purple Playground. Kasama na si Wolfman. Si Wolfman. Si yeah, Wilfred. Si Wilfred. Okay. Si Gino Frias. Sino pa ba? Wilson Seno. Lahat kami magkakaano. So, lahat kami bands yun. Lahat kami Manresa. Yeah. Rip Shift. Oo, si, mga ganyan. Ano pangalan ng band mo? Purple Playground. Purple Playground. Nahirap sabihin na. Purple Playground. Oo. Oh. yun lang. Well, that's it. Wala mo siyang kwento. Peds. Si Peds. Peds. Yan. Ako kasi, ano, sila Mike. Lapit mo. Si Mike kasi, syempre, same thing. Taga Manresa kami lahat. Tapos, high school. Nakikita ko rin, same kwento ni Jerome. Bakit tumutugtog sila? Parang gusto ko rin nun. So, nagpapaturo lang ako dati kay Jerome ng mga intro nga lang. Ng mga songs lang. Gitara pa yun. Tapos, nung... Queensryche. Queensryche. Silent Lucidity. Intro lang. Puro intro. Tapos nagkataon nung college na, meron kaming restaurant sa Binyan, Laguna.
Tapos nagbubuo na ng Anong banda. Anong pangalan nga nun? Ano to eh, parang kainan talaga siya, Beef Eater ang pangalan. Beef Eater. Oh, tapos yun eh, nag-suggest ako, gawin ko every Saturday, ano, tugtugan dito, ganyan. Eh sila Mike, meron na eh, di ba? Parang jam na kayo, may gamit na ganyan. Tapos si Ryan, nagbi-bass. Mm. Siya yung nagbi-bass. Eh, siya rin yung kumakanta. Parang nahirapan nata siya kumanta habang nagbi-bass. Peds, ikaw na lang mag-bass. Tuturuan lang kita. Ito, apat na chords o tatlong chords lang. Ganyan, ganyan. Sabi ko, sige. Tapos doon nag-start yung paano tumugtog din sa bass. Parang, tapos puro cover lang kami. Ganyan. Tapos later on, yun, naging si Glenn nga yung singer namin. Pero doon nag-start yun sa mga 1993 din, 94. 92 tayo nagsimula. 92 ba? O yun, 92 pa pala. Tapos, doon kami parang once a month or something pag diba trip natin tumugtog doon. So yung Laguna na scene din parang... Medyo, sino mga banda doon? Doon namin nakilala sila Alvin, pati Screwheads, sila Alan, sila Screwheads. Doon namin na nakilala, doon namin na... Tapos sinama na namin sa tugtugan din. Biofeedback o na Andreas. Sila yan, Andreas yan. At saka sino pa ba yung sila... Mike ka. Sino yun? Puro... babae. Oh, Furies. The Tapos, Furies. Ano rin, Signum. Laguna pala yun. Signum din. So may Laguna set of bands na dati pa. Yes. Mostly sa San Pedro at saka sa Binyan. Oh. Parang ganun din ang kwento daw nung ano, Katrinas. Parang restaurant lang ng tita ni Didits. Hindi lang Katrinas, pati yung sikat na punk club sa San Francisco. Yung Mabuhay? Mabuhay. Oo, restaurant siya. Pero legendary punk club sa... Ayaw mo, Mabuhay nga ba yung ano? Parang pero yun restaurant din, o. Glenn, ikaw, paano yung ano? Yes, ako nakwento ko na to sa isang podcast. Pero yun nga, meron akong band nung high school. Loud House yung pangalan namin. Mga Bosconians yung bandmates ko. Which later on naging members of Nash. Sila... So anyway, si Jovi, si Milo, si Dave, yung bandmates ko, tsaka ako, nanood kami ng The Don na concert sa Benedictine Abbey. Wala pang humahawak ng instrumento sa aming lahat. Nanood kami ng The Don. Sobra kaming na-hype after ng show. Nagkakwentuhan kami sa bahay ni La Jovi. Tama, wow, astig yung concert ah. Magtayo tayo ng banda. Tapos sabi ni Jovi, siya yung nauna, ako magda-drums. Tapos sabi ni Dave, ako magbe-bass. Tapos sabi ni Milo, ako yung gitarista. So natira yung vokalista, tsaka ako na lang yung hindi pa nakapili. So parang, wow, okay, ako yung vokalista, sige. So parang, ganun yung storya. So parang, hindi naman napilitan dahil wala nang choice, pero... Naunahan. Oh, but which hindi naman, I have no regrets. Okay din. Okay din maging vocalist. But wala ang The Don sa ano nyo, tour. Kailangan pala. Nasa US eh. Ah, sa US ang The Don eh. Sila sa tour. Lahat, pero well sure. Represented yung ano. Oh. Well curated ba? Well curated. Yeah. Napag-isipan ng maganda. Darren, meron ka pa. So, yun yan, nabanggit nyo na when you guys all started out na yun yan, nung sa Laklak. Before we stopped kanina dun sa Laklak. Paano naman kayo na-sign? Ano yung kwento dun? And ano yung, kumbaga, pinaplan nyo ba talaga na ma-sign? Or ano yung plano nyo in general? Tsaka parang yun yan, mag-US ata si Glenn, diba? So. Nag-submit kami ng demo tape ng Laklak. Underground kami, nagsubmit kami ng demo tape. Nag number one siya for 6 weeks sa LA 105.9. So underground kami pero meron kaming hit song. Pero wala kaming label. Tapos so yun, may mga record offers. Tapos naging manager namin si Richard Tan. Yeah. So, parang siya ba yung pumili ng label? Actually, nung uso nung 90s kasi, Darren, pag meron kang hit or kahit wala, iko-compile kayo. Para, parang compilation parate. Hindi solo album ang uso dati. Yung totoo niyan, ang unang offer sa Teeth, makasama kami sa compilation. Talagang malaking honor na dati yon.
na medyo na off yung nag-offer nung sinabi namin na nag-usap kami. Tingin-tingin na natin yung ano, baka naman kaya natin mag-album. Sinabi namin sa kanya. Ang feeling niya nung time na yon parang lumaki na ulo niyo. Parang medyo to that effect ka. Hindi ko naman ayoko na sabihin kung sino. Ayun na, wala namang na, bad blood eh. O balik tayo sa producer? History ko. Sasabihin ko, sasabihin ko. Kung wala namang pwede ka ba blood, ibulong sa'yo mamaya? Bulong mo ng malakas sa mic. Si Ed. Ah, di pareho tayo ng si Ed Formoso. Oh, parang ganoon. Hindi ko wag mo ko ano ikot. Parang ganoon yung ano effect ko. Ano ba yung mga compilation albums nung araw? Madami. Pero ang yung ano nga nung yung end nag-wait kami. Mm-hmm. And nag-ano naman parang okay, buti na lang nag-antay tayo. Fine, may nag-offer na isang company which is Warner na full album. 'Di ba? Pero paano naging hit yung song na wala kayong label ganun? Men, ni-request namin. Totoo yun. Pero ano lang yan eh, yung ni-request mo, isa lang yun eh. Well, that's a start. Lahat naman ng artist ginawa yun nung araw na yan. Pero yes, hindi ba, lahat naman, parang gusto mo kasing marinig, hindi dahil para maging hit, pero gusto mong marinig mo yung sarili mo sa radyo, kaya ginagawa ng mga bands yun nun. Pero hindi ako naniniwala, kayo lang ang nagpahit dun sa album. Madaming nag-request. Yes, totoo. So actually nagkaroon din siya nung ano, ng recall sa mga nakarinig. Na naikwento na nga rin namin sa past interviews na by accident, iba kasi yung sinabit namin na song, ang gusto namin makilala sa ibang kanta, which is Falling Apart, English. Tapos gusto sana namin direction grunge na parang English. By nagkamali yung nagplay. This is a new one from Teeth, parang Falling Apart, pinatugtog laklak. Tapos, nung pinapakorek na namin, sinabi, huwag niyo nang palitan, may mga nagre-request na. So actually, nun. Tama. Ang ganda nun. Ngayon mo lang narinig, Grace. Hindi ko alam yung Falling Apart eh. Hindi niyo tinutugtog yun eh. Pare ba yung mistake talaga? Yung kasi gusto namin yung English, tapos parang... Ang ironic doon, yung Falling Apart, never na namin tinutugtog to this way. Hindi ko alam yun. Yeah. Ang galing, diba? Galing. Ganda ng kwenta na yan. Tsaka parang narinig ko binabanda, well, pati yung Alapap ni Tito Soto before. Totoo ba yan? Yes. Nung 90s, parang naging national news yung Laklak Alapaap and yung song ng Yano. Anong kanta ba yan? Yung, basta meron daw parang reference sa drugs and bad influence. So, naging national news. Tapos naalala ko noon, nag-gigs kami, sabay, parang pinasikat lalo yung ano, pinasikat lalo yung songs. Tapos yung parang, nung mga shows na yun, parang ang dating, bumili na kayo ng album namin kasi ipapastop na ni Tito Sen yung ano, yung album. So parang pinasikat niya for me. So thank you, Tito Sen. Yeah. May guest tayo with Shara Soto, siya yung kumakanta. Naalala ko yun. I know. Tsaka yung kasi anak hindi niya, tayo sumipot sa hearing ng Senate. Kasi meron bang sumipot? Wala yan. Wala. Sa akin, publicity stunt lang yun. Political publicity stunt to be. Alam na natin yun. Wala, nakakatuwa lang. Parang NCCC. Mga ganun sa US. Kung sa ano naman, sa music, sa bahay, yung influences, noon at ngayon, isa-isa. Mauna ka ulit, Doc. Yung music na sinasound trip mo nung bata ka, at ano yung, hanggang ngayon, ano yung sound trip mo naman ngayon na hindi na ikakwento? Wala kang maisip. Basically, hindi masyado eh. More on kung ano yung mga... So... Mahilig kaming kumanta sa bahay. Like, yung uso nun, parang may karaoke machine ka. So, yun yung naalala ko. Kumakanta kami ng karaoke. Like, that's our kayo, thing. Magkakapatid kayo, di ba? Dalawa kayong musician. Yeah, well, lahat musically inclined. Mm-hmm. Lahat, halos kumakanta.
kuya ko, Kuya Dennis is sings now in sa church, parang as pastor siya, and he sings. Si Japs kumakanta, and then sister ko nasa choir, si Gold. So lahat mga yun. Anong kinakanta nyo? Yung music ng parents mo o yung as current in, pop music nung time na yun? Wala pa namang cool music sa karaoke nung araw eh. Wala, wala. Footloose, Footloose, been working. So yun. Mga yung pop music in the at the, on in the, during that thing. Oh, nung batang bata kami yun. And then paano mo na discover yung music mo, yung rock, yung ano na, grunge, yung Metallica, parang, wow, na blown away ako. Actually, especially Guns N' Roses. Yung first time akong, like, kasi, ano eh, iba yung music, kung what's available, that's, you know, we enjoy it, we sing, you know, pop stuff, and then, boom, Guns N' Roses. And then, yun na. Tapos, itong mga to, na, yung influence nila sa akin, malaki, in terms of, auto. This is what we listen to, so listen to it, and then whoa, and then because of I guess yung musical inclination namin, so medyo madaling mag-pick up, and then pili ka na lang what you know suits your personality. So that's up to now, you know. I guess I found myself only now, I guess. Parang kahit anong gawin ko, tunog dok. So parang oy, guys, ibahin nyo naman yung kanta ko kasi tunog dok, whatever. If that makes sense. Yung mga latest mong pinapakinggan na wala noon, yung latest? Current. Oh, my god. Latest is from ayoko i-share. Okay din. Pwede mo mag-gatekeep. Wag na lang. Pwede mo i-gatekeep. Okay din lang. No, it's from men, okay, ang dami kasing artists. Share mo naman. So I'm listening to a bunch of kids on a social media, ano na, hindi siya pero for creatives. Okay. So social media for creatives where you can share, yun nga, if you're a visual artist or musician. So, yun, panay music nila yung pinapakinggan ko, and then I actually joined a contest, which I'm busy with then now, making music. Pero like, you have like 2 weeks to make a song. And then it's like a death match to the end. Parang sport. So luckily I'm actually nasa quarterfinals ako. What the hell? Sumabay sa titas. International yan. Yes. But I'm like, they're kids, dude. Pero gagaling nila. So that's hanggang na lang i-share ko kasi I don't want anyone to find me anywhere, you know. Parang Fight Club. Yeah. Oh, fuck. That's bawal yun, ano? Pwede ba i-cut na lang? I said fuck. Walang bawal. Jerome, ano yung ano mo? Influences, musical, tsaka yung mga sounds mo ngayon. Very... Gaano ka-early yung... Ikaw, kung ano maisip mo? Yung naaalala mo na nag-inspire sa'yo. Ano? Yung... actually... From 80s New Wave, naging NU107 na tinatawag nilang Adult Contemporary, which is mga REM, 10,000 Maniacs. Tapos parati ako nagre-request doon kasi if either bibili ka ng tape or mag-request ka. Bili ka ng blank tape, tapos lagay mo na lang lahat doon. So request yan, tapos hintay ka ng mga 3 oras bago i-play yung ano mo. Tapos yun, tapos naging grunge na. Then after grunge, malilipat ka sa Britpop scene. Doon ko na-discover yung mga noisy, shoegazy stuff. Tapos yun na. Ngayon, ano yung mga... Yun pa rin. Kasi, mga bago ngayon, parang hindi ko maalala yung mga names nila sa sobrang dami sa Spotify. Tapos, yung attention span mo, ang daming magaganda. So, naalala ko lang yung mga early stuff. Tapos, we'll take na lang na inspiration dun. Yan. Glenn, ikaw mula nun. Tapos, meron ka rin mga... projects sa States. Ah, ganda ng segue. Yes, tama.
So anyway, ako naman, yung music sa bahay, yung parents ko, hindi sila mahilig sa music eh. Pero meron akong sister na 12 years older sa akin. Mahilig siya sa new wave. So, narinig ko yung mga Duran Duran sa kanya, Depeche Mode. Tapos naging mga heavy metal, mga Metallica, Guns, mga ganun, Skid Row, Poison. Yung unang band ko, Loud House, yun yung trip nila Milo and Jovi, mga Poison, Skid Row, ganyan, Metallica. Tapos yun nga, naging grunge. Tapos yun nga, sila parang grunge na rin yung trip. So parang dun na ako nag-transition sa grunge kasi yun yung gusto ko. And yung mga pinapakinggan ko ngayon is mga music from the 90s pa rin eh. Meron akong CD collection sa Goodwill. Pag nakakita ako ng CDs na 90s or trip ko, binibili ko siya. So, ang music ko, CDs, mga 90s pa rin. Iba-iba. Basta 90s. Wala rin akong alam sa modern rock eh. Parang hindi ko, either hindi ko masakyan or hindi ako ma-digital na person eh. So, kung ano yung CDs ko, yung parang pinapakinggan ko. Lately, mga jazz pinapakinggan ko na nare-relax yung mind ko. So yun. Yung project mo sa States, may bago kayong ni-release yes, na kanta. Yes, yes. So, meron akong nakipag-collaborate ako with this band, Monster Turned Machine. Si Tim De Ramos, at saka si Mike Frias, and shoot, yung bass player, nakalimutan ko yung pangalan. Pamangkin ni Darwin. Oh, yes, Darwin. Yes, yes. Pamangkin ni Darwin. Si Joma, yun, naalala ko na. Bago kasi siya eh, bagong band member. So, nag-record kami ng song. It's called Please Lang. So, it's available on Spotify and mga digital platforms. Hindi ko alam yung iba. And sa YouTube, check out nyo. Please Lang by Monster Turned Machine. Narinig ko na actually. So, okay siya. Yes. Thanks. And yun. Pets. Shout out pala kay Tim. And, Tim. Kababayan ko yan. Toys man. Ako ganun din. Same. Parang bata tayo. Parang new wave eh. Yung mga nag-stand out na mga certain songs, yun narinig ko first time Sunday, Bloody Sunday. Parang ano yun? Diba? Parang stand out yun. Parang trip ko yun. Tapos kahit later on tumanda, nalala ko ano eh. Anong kata ng Quiet Riot? Come on, feel the noise. Yung narinig ko rin yun. Parang, ano yun? Okay yun ah. Nag-evolve, naging grunge din nung yun, time natin ng 90s. Tapos ngayon, ganun din, ang daming Spotify, kung ano-ano lang yung mga pinapakinggan ko din, hindi ko rin ma-describe. Iba-iba din, pero wala nang standout ngayon, hindi ko maisip eh. Pero almost same thing, sinabi ni Glenn, magbabalik din ako sa 90s na music pa rin. May pagkaganon pa rin, so. Kaya Mike, iba tatanong ko. Oh. And siguro kung sinong may kids pa rin. Ano na-inspired na music sa'yo na sound trip mo na hindi mo papakinggan pero dahil pinapakinggan ng mga kids mo? Na hindi ko papakinggan? Kung ano, hindi mo madi-discover kung wala yung kids. Una yung Blackpink yung pinakamalaki siguro na nanood pa ako nung concert na nag-enjoy pa ako, di ba? Nice, nalaman ko yun sa kids ko. Yung pati yung mga Bea Badubi ba, yung mga ganyan-ganyan. Yun yung na... updated ako actually sa kasi nakikinig din sila ng OPM eh. Mm-hmm. Doon ko nga na discover yung lahat ng kanta nila Zild, nila lahat ng mga young bands ngayon. Sino kaya yung mga paborito ng mga kids mo eh, na nabanggit. Sobrang paborito nila si ano eh, yung apat na Hawks galing sa Spades. Yung mga solo nila. Yung mga solo nila, pati sila ano yung magkapatid One Click Straight. Ben and Ben. Manresa. Hindi sila ma Ben and Ben, pero mas nasa alternative side sila, di ba? Parang safe na sabihin na gano'n, ano. So, yun ang trip nila. Kasi, growing up, nakakarinig na rin sila nung mga music na galing sa amin. So, ganun din yung punto nung ano nila, taste nila. Medyo malapit sa banda. So, yun. Sino pa ba may kids? Kayo ba lahat may kids? Ito. Ako. Yung kids mo na anong cross, ang tawag ko kasi crossover. Mm. Eh. Di ba? Merong point yeah, na yeah.
hindi mo maintindihan yung kanila, hindi niya maintindihan. Pero may yeah. crossover. Kunwari, Beatles, like cross. Michael Jackson. Yeah, or kami ano eh, Arctic Monkeys. Ay, di ba? Parang, uy, yan, no tayo pareho. Yung mga anak yan. Arctic yan, Monkeys. Crossover. Anong crossover mo with the kids? Ano ba yung, teka? Sa daughter ko, naalala ko, ano eh, pinapakinggan niya. Florence. And Florence the Machine. Yan, yan. So, bago ako umalis ng States, yun yung napanood namin. Tapos, pinaka medyo off na, hindi naman off na, sinamahan ko rin siya manood ng Rihanna. Yeah. Ako gusto ko manood ng Rihanna yata. Sinamahan ko siya manood ng Rihanna. So. Rihanna at Blackpink, parang okay manood. Na. Solid yung Blackpink. So. Solid. Okay lang. Sino pa ba may kids ba? Sorry, hindi ako aware kung may kids kayong tatlo. Ako wala akong kids. Si Doc. Si Doc. Anong trip ng kids mo? So, I have a son, Stefano or Tipin. Ang trip niya, actually, for the past 10 years, I guess, lahat ng mga ina-absorb niya music, ina-absorb ko din. And it's a lot of anime stuff. Oh. And even yung sinasay kong website na nagka-compete ako in, he introduced that to me. He introduced a lot of things to me and I absorb everything, including yung mga Attack on Titan. Whoa, Attack on Titan. As a kid, medyo wild yung kid ko. Very talented, pero medyo common siya eh, sa maraming kids na creative. But he makes stuff on his computer. Like, he spits out a lot of things. And he's now 11. And I guess, I don't know. What was the question? So, yung music namin ng... Yung crossover niyo na music. Ano naman? Crossover. What do you mean by that exactly? Kunwari, yung gusto niya na gusto mo rin. Pero well, I guess yun eh. Pareho na eh. Like... gusto ko talaga na and na-influence ako by everything, even yung music. Ano eh, medyo wild eh. Okay, so I love the kids. I fear the AI thing will be, you know, but then iba pa rin yung human. So I joined this contest now. Quick share. Most of them are into the technical stuff, as in solid. So I joined the contest with an old computer, no? So I'm recording. So medyo opposite yung route ko, medyo live. Parang mas mabilis eh. Pag nagwa-plugins ako, nawawala eh. Nawawala yung flow. So AI will not replace humans is what I'm trying to say. I think for now we are still safe, but I don't know for the next generation, our kids. I think I don't know. Use AI better, like, don't be dependent on it. Yun lang. For money, I don't know. Whatever. They'll think of something. For the kids. Too early to tell yung AI. Yeah. Okay. Labo ba? Gumanan ako, sorry. Yung DJ ko, I mean sa Spotify, may ano siya eh, parang AI, may guy AI na nagsasalita. AI DJ na, no? So parang, hi, I'm ganyan. Tapos, baka pwede rin niya ipilit yung ibang kanta sa'yo, I guess. Ako't pinatay ko eh. Ayokong sinasabihan mo kung anong gusto kong pakinggan, di ba? Hi Ray, I'm your DJ and you're listening to a lot of hip hop. Let me introduce you. No. wait, Darren's iba naman. Speaking of binitbit ni Doc yung gitara eh. Kakarating lang nito nung isang araw. Tell us about it. Hindi ko pa sinasaksak eh. Bago lang na model. Mike. Hindi, bago lang na model. It's called the Falcon ST. What is it? Anong kaibahan niya? At where is it? Ang daming nagtanong. Where, kasi pinakita namin sa sandwich kanina na Damarians. Saan siya available and how much? Yun yung mga. Sa lahat ng outlets. Labas na. Sa, yeah. Sa online, ganun. Mga 11 something. Yeah, 11. So Strat configuration. Yan. Humbucker single. Yan. Yes. Tsaka anong tawag dito? Yung may ganyan? Binding. Binding. Sabi ko pinstripe, hindi yan pinstripe. Binding. Ganda. Anong mga kulay? Yan ang next question. Yeah, may red, may gray, black, and sunburst. Okay. And next, we like to thank our sponsor. Likang Harina.
Yeah. Ikang harina. Check them out. Oh, check them out. Meron din, meron din pala kayong cookies dito. Para sa inyo rin 'to. So, cookies. Thanks. Welcome on the show. Tikman na natin. Okay. Game. Dami rin. Sabi mo, Mike, kung i-review mo na ba ngayon? Sige. Bigyan mo, Mike. Kaboom! Masarap, no? Yeah. Walang biro. Kamahan siya malambot. Chewy. So, masarap siya kainin. Sarap, masarap. Astig. Salamat, Likang Harina. Likang Harina. Sige. So, yun. Back to kanina na, yun nga, kasi nabanggit natin na yun, at the point na nung laklak, na sign na rin kayo, ano naman yung, did you ever feel any pressure dun sa second outing nyo, and how did you feel, tsaka may konting, nagkaroon rin kayo ng personal change, diba? So, ano yung experiences nyo, I guess, kanya-kanyang point of view? Second album. Oo, yung papunta na dun from laklak. Sige, second album medyo matagal after the first one. Kasi yung first one, naka-ready na yung songs. Yung second album, hindi pa naka-ready yung songs. And may nangyari din ng time na yun, nagkasakit ako. I had cancer. So, na-time out muna yung band na mga 6 months. Tapos nung okay na ako, nag-recording ulit kami ng Time Machine. And, yun yung parang transition sa second album. Ano yung Time Machine ba, si Rico? Hindi, yung last. Sino producer ng Time Machine? Si Robert. Robert. Ano, tell us about yung recording process ng first and second album. Both were produced by Robert Javier of The Youth. Recorded in Audio Cap? Yung first was recorded in Audio Cap. Actually, Rames, nakakatawa yung first album, like any other bands, nakaka bago sa pakiramdam mo yung studio, di ba? Sobrang nakapanibago kasi marunong ka lang tumugtog. Sabay, ito parang lalatagan ka na ng click. Sabay, nakaklik yun. Uy! Nakaklik yun. Hindi, tinuruan ako ni Tata June. Ah, okay. Yung Mang June. Tapos pinilit ni si, aside from Robert, si Boss Rene, si Rene Salta. Mm-hmm. Sabi niya, i-click mo. Warner. I-click mo. So, pinaturuan ako kay Tata June, June Reyes. Kasi drummer siya. Mm-hmm. Sinabi ni Tata June, sige, sundan mo lang to. Tapos siya rin nagturo nung ending. Pagkatapos yung bzzz, lagyan mo nung glug. Parang 70s na musikero move. Kaya may ganun yung laklak. Well, yun nga, yung ang di difference. Na ginagawa yun, ha? Hindi na. So, ang difference nung ano, mas parang takot na takot kami nung first album. Nung second album, which is yung Time Machine, ready na kami pero kulang kami ng songs. Tsaka yung feeling nun, parang dalawa eh, parang down kami kasi malungkot, si, ang bigat eh. Nagkasakit si Glenn, tapos gitna, towards the end, parang, uy, okay na. Parang okay na pala tayo. Pero na, most of the songs na na-record na, yung during the dark times. Mm-hmm. Kaya yung pag sinasabi yung album na yon, parang synonymo siya with sadness sa atin. Eh, oo, parang, yung mga malulungkot yung mga songs eh. Tsaka yung vibe parang. Yung vibe. Talagang negative. Sad vibe. Mm-hmm. Pero okay naman yung album na yun. Kala ko shoegaze yun eh. Kaya, yun. Kala ko sinadya eh. Totoong emo yun, man. Totoong emo. Okay naman siya. Chemo yun, Mike. Chemo. Bede. Baka makancel ako. Joke lang. Joke lang yun. Okay lang yun. So, naging ano, hindi namin matapos-tapos yung Time Machine, sa studio lang kami noon. So kailangan namin mag-release. So naglabas kami ng EP. Tama. Title Bomb Squad. Bomb Squad. Yes. Bakit Bomb Squad? Kasi nga bomb. Puro kami bomb, wala kami motor power. Wala ring mga kanta. So kailangan namin matapos kaagad yung Time Machine para makamag-move on. So yes. Kaya nga yung Time Machine naman, kaya namin nasulat yon kasi merong compilation dati, yung 1896 na compilation.
Hindi umabot yung Time Machine. So naging part na siya ng, siya na yung naging parang second album. BMG Project yun. BMG Project. Kay Lisa, Nakpil. Paano si Robert Javier as a producer and mentor nyo? Kasi siya yung studio eh. Nakita ko yun eh. Pero ano yung napulot nyo kay Bert? Ano ba napulot mo? Sige, kwento mo yung mga aral ni Bert. Anong aral mo kay Robert? Yan ang gusto ko marinig. Marami kami natutunan. Marami kami natutunan kay Robert. Saka masaya sa kasama eh. Ang dami niya mga spontaneous ideas. Guys, ito gawin natin to. Gawin natin to. Ito yan si Bert. Out of the box. Oo nga, sige. So, ano yung mga example? Kind of famous. Tambourine. Yan. Di ba? Yun. Saka yung... Sige, go ahead. Let's go. Ito. Tsaka yung nung nire-record naman yung prinsesa, siya yung nakaisip nung te-n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 e-
medyo bad word eh yung ano eh, bad word yung sinabi niya eh. So tapos parang kinapana lang ni Jerome. Tapos yun na yung parang naging hook nung ano, kasi nung song. Sabi niya contrast, love song daw eh, parang para sa chicks eh. Mm. Pangontra, lalagyan daw ng mura. Tapos kinakanta niya yung mura. Yun yung tono sa prinsesa, ha? Oo, yung tono ng tenen. Kinakanta niya yung mura doon. Gusto na marinig, hindi naman bawal magmura eh. Sige, kantayin mo, kantayin mo. Ayoko na magmura eh. Ganyan. Very the youth, diba? Pero seryoso siya. Seryoso. Nai-re-record mo na. Yun na. Pero ang ganda kasi nung, butas yung part na yun eh. So, rhythm guitar. Oo, oh, so sabi ko, naisip ko, sige, lagyan na lang natin yung kinakanta ni Robert na yun. Kasi excited na excited siya. Bagay na tol, bagay, diba? Ginagin si Bert eh. Kinapao. Okay, ayos na. Madaming hindi may alam na kayo ang original ng prinsesa. Masyado maraming nag-covers na kasi. Maraming artist and band. Hindi lang prinsesa. Actually, yung laklak ngayon, nung tumigil kami, parang hindi naman tumigil yung teeth. Sa dami na nagko-cover nung kanta na, yung prinsesa and laklak. Parang since nung tumigil kami ng early 2000, up to now, tinudugtog pa rin siya. Tapos hindi alam ng lahat ng tao na hindi naman nag-disband talaga yung teeth. Officially, hindi naman. Officially, hindi naman. Nagpunta lang sa US si Glenn. Mm-hmm. So, alam mo yun. Actually, tama ka. Hindi na siya actually pag sinabing prinsesa teeth, hindi na eh. Mm-hmm. Parang ibang artist na yung naiisip, di ba? Sobrang daming nang nag-cover. Which good and bad. Mm. Okay. Since binanggit mo good and bad, how do you feel as the artist who originally recorded it? How do you feel? Ikaw, kayo. Okay naman. Sa totoo lang, flattered ka rin. Kasi, up to now, na-appreciate, pag nakikita mo, na-appreciate ng tao yung kanta, di ba? Yeah. Okay naman. Ikaw, yung thoughts mo. Medyo na-desensitized na ako. Parang lahat ng taong makita ko, silaklak. Tamang ako, Glenn po ang pangalan ko. Hindi buti hindi prinsesa. Prinsesa, second hit namin yun, pero yung iba talaga yung popularity ng laklak. Eh. As in, I don't know, something about that song na talagang nag-wild yung mga tao and nagsising along sila. So, how do you feel kung hindi mo gusto yung version? Kasi marami namang versions eh, di ba? Nung mga songs nyo. Ako, basta may royalties kami. Good answer. Basta maganda yung royalties. Best answer. Yes, sir. Keeping it real. Keeping it real. Pero yung isang version ng Prinsesa, yung kay Daniel Padilla, feeling ko, gusto ko yon kasi parang inintroduce niya kami sa new generation ibang, So na feel ko yon to the point na kinanta ko yung prinsesa, akala nitong batang babae na kinanta ko yung kanta ni Daniel Padilla. So lumapit siya sa akin, sabi niya, sir, thanks for singing Daniel Padilla's song, that's my favorite sa States yan, sa States sa Canada.
Tapos recent to itong recent tour? Hindi, matagal na. Noong mga 2012 pa ito, kasama ko yung The Youth and Yano. Yano, si Dong Abay pala, sorry. Tapos yun, may kasama siyang uncle niya. So parang uncle niya medyo napahiya. Parang hindi si Daniel Padilla yun. Ano, siya yung ano singer nun. Pero okay lang. I guess minsan nakakalimutan na rin ng new generation, di ba? So hindi ko naman sila masisisi. Kasama diba? Naman yun. Kasalin, kasalin. Darin. Sila. Do they have any? Ano, or, sige. Ano yan? Feelings. Yeah, feelings. Feelings. It's about new versions, ganyan. Wala naman. Nung narinig ko yung, ano, actually yung narinig ko lang yung sa Sick Cycle Mind, which is parang naging bossa nova feel nga. Well, okay lang. Ako, okay lang naman sa akin. At saka, from ano naman, maano naman kami, marirecognize naman na Tito yun, yun, yun. So, syempre, royalties, yun. Current projects outside of Teeth ngayon, si Doc yung online secret project niya, active ba yung ibang bands niyo ngayon? Sa akin, hindi. Wala, alam ko madami kang bands din. Eh. Madami, kayo ni Doc, madami yung other projects. More on post-production yung ginagawa ko ngayon. Ah, okay. Active yung mga side bands ko, Rims. Ikaw ang pinakamarami. Di ko na... hindi ko na nga ikaw tinignan eh. Si Glenn, busy ka sa States. Sino projects, mga... minsan nag-shows ako sa States, sa LA. Pero minsan lang, tinatry kong bawasan yung gigs. Pinipili ko lang yung mga solid na shows. And lately, parang nauuso ulit yung ano eh. Dahil sa Eraserheads Reunion Concerts, lahat ng producers... thanks to you guys. Thanks to you guys. Lahat ng producers ngayon, tama. Let's produce this well, band. This dahil, band. Dahil labangit mo yan, sana naman mapansin nila yung Teeth. Maganda yan. Tours kasi, diba, sa States. Actually, Rames, hindi pa nila na-experience sa ibang bansa yung Teeth. Dito pa lang Dubai sa Philippines. Kayo? Doon pa lang sa Dubai. Dubai pa lang. Outside of that, wala na. O calling promoter. So, yes, baka nakakalimutan nila na, man, buo pa kami. Parang gano'n. Switch. Si Paco, sa mga, tabakin mo si Paco. Sa mga OPM tour. I-plug natin yung management. Si Darwin actually, Hernandez. Anong number? Search nyo lang kami sa, alimbawa kahit nasa ibang bansa kayo, merong site yung management namin, Soupstar Entertainment. Entertainment, oo. Parang that's entertainment. Parang mga cute din yung mga hawak nilang artist, di ba? Dala nyo ba yung t-shirt? Dala ko. Gusto mo kunin ko? Sige. Sige, sige. Balik ako. Sige. Dara, magtanong ka muna. Hindi ko pa nakikita yung t-shirt. Nakita ko na sa ano eh, sa internet lang. Parang maganda yun ah. Yung tanong ko naman, like, after ng papunta dun sa Teenage 3, tama ba? Kasama si Doc na sinulat niya naman yung Shooting Star. Yes, so, yes. Ano yung... Ako kasi one of my favorite songs yes, ever yun sa OPM. So, sir, parang, ano yung experience writing that and... Sino nagsimula? Si Doc ba nagsimula na? Ikaw ba? Sige, kikwento ko yung part ko. So, ang melody, si Jerome nag-gawa yung guitars, si Jerome. Tapos si Doc, meron siyang parang notebook na parang journal na maliit na may mga lyrics, ang dami mga poems ni Doc. So, isa dun sa mga poems niya, yung Shooting Star. So parang ano ko lang matching socks ganun yung song ni Jerome ta sabi ko uy parang bagay itong Shooting Star ah. Parang bagay sa song. So yun lang yung contribution ko dun sa song. So nagsimula yung demo ni Jerome or yung riff? Yung riff. Sige nga kwento mo yung paano yung riff. Well, tara. Naisip ko lang siya. From noodling with the guitar. Tapos, si Mike sinasabi, oh, may bago ka na. Oh, ito. Ito na lang. Parang yun yung ginawa ko. Chiki-ching. Parang voicing ng D. Tapos, naka-alternate tuning ba yan? Naka-E-flat lang siya. E-flat, half-step tuning. Tapos,
Producer na namin si Rico Blanco noon. So may mga natulong din siya sa mga voicings ng chords at saka melodies ng vocals. Kumusta naman yung ano working with Rico in the studio? Ano naman napulit? Magaling siya, very attentive sa mga ano. Hindi naman nagmumura sa hindi, hindi. De, tsaka Rain's first album pa lang nandun na si Rico ah. Kasi hindi ko to alam. Meron kaming kanta na hindi makantahan. Nagkataon na sa same studio. Sa ano yan? Odo Captain? Yeah. River Maya yun. Oh, River Maya na si Rigo noon. Tapos tinulungan niya na, et, ganito nyo kantahin yung gubat, di ba? Tinuruan yun. So, alam mo yun, talagang maganda rin yung transition na, okay, more than sa producer lang siya, kaibigan na rin siya talaga, di ba? At alam na niya kung paano kami i-ano, di ba? Sa tracks yun, ano? Yung teenage. Teenage siya sa yeah, tracks. Sa pero unang namin siya nakatrabaho sa ano Audio Captain with that one song. Pag, yun nga, pag sa vocals, ang laking help talaga. Yung last days na ng recording ng Teenage 3, meron kaming isang song na na-record na namin yung ano yung music pero hindi pa nalalapat yung vocals. Talagang wala pang tono. Wala pang tono yung song. Tapos sa ano kanta yun? Hindi ko na maalala eh. So hiniram niya yung lyrics. Okay, param ng lyrics. Yan yung gubat. Hindi, sa Teenage 3 din, meron din siyang ginawa din na gano'n. Nakalimutan ko yung title ng song eh. Tapos kinanta niya. Galing. Tapos sinundan ko lang kung paano niya ginawa. Sinundan ko lang. Ganun siya kagaling. Galing, galing, galing. Pero tamay sa gubat nga siya din. Siya yun, siya yung si Corix yun. Oh. Yung chorus ng gubat. Ay, oo. Sabihin mo, Peds. Si Rico rin, nung nagkarami ng restaurant, sabi niya, nung mga days na yun, yung 90, early 90s na tugtog cover-cover. Andun din siya noon, nanonood siya sa amin na nagko-cover-cover na. Nanonood daw siya. Taga, ano, taga Pasita siya, Pasita, taga San Pedro. Yeah. SK siya doon eh. Ayun. Yes. Pero hindi ko alam kung River Maya na siya noon or hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Nakasama siya, nakasama natin isang beses na River Maya na siya nung tumutog kami doon. Nakijambi siya sa amin. So, may connection talaga tayo kay Rico. Yeah. Dati pa. Ba't wala si Rico sa tour? Ah, balcony. Kanya yun. Okay na yun. Hindi, wala kami sa balcony. Ah, wala. Sorry, Gorix. Baka dahil hindi nagkaroon ng coordination dahil wala siya during that time na inaayos namin yung bar tour. Pero baka may panahon pang maggawa. May panahon pa? Baka may time pa panahon na naman, ganun. Mag-i-stay pa daw ng 1 week si Glenn para sa kasama si Corix. Baka naman may next na kasama na si Corix, di ba? Ganun. Baka naman, Corix. Pakita mo na yung t-shirt, Mike. Ah, sorry, hindi ko dala. Pero check nyo ulit. Wow. Eto, again, check nyo yung site ng teeth. Nandun, para siyang football jersey na nakalagay 93. Kasi yun yung year na officially nag-form kami. Tapos, binibenta siya 1,095. Hindi ko lang alam kung sinadya namin 95 kasi yun yung year na lumabas naman yung album. Pero yun yung pricing, 1,095. Available at the gigs kung dumating na yung stocks namin. And meron din kaming ilalagay na link soon as to where you can order online. So, sa ngayon, hinihintay pa lang natin yung stocks and dadali namin sa gigs. Darren, any? Since marami sa inyong, may mga nasa US, may hindi, paano nag-change through that aspect yung perspective niyo sa music scene dito, locally? Paano nag-change ulit? Kumbaga, paano nag-change ba yung perspective, especially yung mga nasa US, parang, ano yung outlook nyo? Ako sa akin naging special eh kasi umuwi ako every 5 years. So, yung mga fans or mga yung mga mahilig sa music namin, parang rare yung opportunity pagka nag-get together kami at nag-gig. So, parang medyo it makes it special kasi parang nung mga 2014 ko pa sila napanood or mas special pagka rare yung ano eh, yung shows eh, for me ah. Isingit ko lang to bago makalimutan. So ngayon, merong ano eh, parang kumbaga full circle. Alam mo ba na nung 90s,
isa sa mga nanunood sa amin na mga bata, mga estudyante. RM na namin ngayon. Si Dutch. Hi, Dutch. Si Dutch. Nanunood dyan sa Mayricks. Bata. Ilan taon ka nun, Dutch? 14. 14. Di ba? Hindi naman namin akalain na pagtanda niya, siya na pala mag-handle din nung sa teeth na as road manager. Ang galing, ano? Full circle. Nataalala ko na, sorry. Sina mga sigit na. Kayo, anong masasabi niya? Yeah, para sa akin, yung perspective is positive and good vibes. Kasi for me, habang tumatagal, parang nagiging special yung mga shows. Nagiging mga tao, masayang-masaya sila. So, pag nagigig kami, parating puno yung venue. Lahat ng tao nagsising along. So, as an artist, di ba, parang okay yun. Okay yun. May side thought pa pala ako dyan. Dito sa Manila, or sa ibang provinces, special yung show. Excited kami. Ngayon, every time na nandito si Glenn, ang totoong nafe-feel ko na okay, as if hindi siya umalis. Every time na mag-jam kami, uy, mati ka. Pumasok agad, nagbe-blend. Ang naisip ko dito, Darren, sayang hindi kami napapanood sa ibang lugar as teeth. Again, iba rin yung experience na, alam mo yon, pag napanood mo yung grupo na, may reason pala. Meron pa, iba pala yung tunog pag yung buong grupo. Original lahat. Yun ang wini-wish ko na sayang di napapanood kami sa ibang bansa. Pero may experience na ito pala yung live. Hindi lang pala yung song. Hindi naman sa nag-iayabang ako. Pero nafe-feel ko pag si Jerome na nandiyan na sila Peds, pumasok na si Doc. May collective kami, marang Chemistry. Yes. Exactly. So, meron, at least na nararamdaman ko. Sana, ibang experience din . At nung dumating si Glenn, so tinanong ko si, or bago dumating nga si Glenn, tinatanong ko si Mike. So, kumusta? Nag-jam kayo? Tapos si Mike kinikilig. Iba, meron din. Dumating sila, nag-inuman, tapos ang kinikwento niya yung tambay. Yun yung dun yata nagsisimula yung chemistry. Tapos bago pa dumating si Glenn, several weeks tumatambay. Yung jamming parang hindi pa swak . Pero saya nung tambay. So ngayon, tapos excited na for the tour. Any last messages before we wrap it up? Kayo. Hindi ko alam yung buong schedule, pero panoorin nyo kami. Come watch our show. Join us. And minsan lang. Boom. What can they expect? Teeth songs, lahat tatry namin gawin, kahit yung mga songs na sobrang luma na talaga. Gagawin namin, iibahibahin namin siguro every bar, yep, every bar show. Mm-hmm. Para medyo style, para manood sila ulit. Mm-hmm. And yun nga, thank you Offstage Hang, Darren Rame, salamat. Jerome, siguro yung vibrant kikip rin namin sa mga live events, kasi bago na yung mga nanonood ngayon, kasi mga 1993 to 1995 wala pa sila. Para rin ma-experience nila kung ano yung vibe nun. Ayan. Doc. What to expect? To be honest, hindi ko iniisip yung trying to entertain. For me, this is like, I just want to experience this. So, whatever happens. For me, I just want to play the best I can. So, if there's anything... that's something to expect. I am nervous. Are you doing multiple duties like keyboards? No, thankfully. Or just guitar? Yeah, so na-share ko to
medyo anxious ako for this show. I don't know why. Maybe I'm older or what. Kasi tagal namin na tenga ni Jerome. You know how it is. So medyo yun iba. Parang it's easier before than now. So I'm like focusing on myself. I'll try to be entertaining kung parang, uy, confidence level, nakainom ka na, and stuff. I forgot about all those things eh. But I just wanna play. Rock. Okay ba yan? Okay ba yan? Okay. Oh, 30 years of teeth. So, for sure, nostalgia for some, for most. Kasi yung edad naman na manunood yung inabot kami. And for yung mga first time kami papanood yung mga bata, I hope na ma-experience nila yung sinasabi ko nga na chemistry, na may mga songs din naman na hindi dated yung tunog. So, halo, nostalgia and new experience, parang live energy. Darren, any last? Alam ko mag-i-ensayo kayo today. So, thank you very much for, you know, spending some time with us. Thank you. And catch them at the show. Thank you. Cheers. Thank you. Bye.